Totoo ba? 18 ang anak ni Jeric Raval? Yeah. Hindi mo naman pinagsisisihan yung pagkakaroon ng maraming anak. May babalik ko lang yung panahon hindi ako pag-aanak ng marami. Sa awa ko, lumitaw lang sa screen noong after 32 years. Tinago lang siya ng matagal na panahon. Oh. Meron kasing na Raval, again, na nandito na naman sa spotlight. Nagpa-viral si Vanessa Raval, yeah, na ang claim ay ikaw yung tatay. Anak mo ba si Vanessa? Kasi hindi mo binanggit si Vanessa. Si AJ Raval, merong mga issue na pilit ininidikit sa kanya. Katulad ng buntis na naman daw siya ngayon. Ah, sampu na apo ko, Tol. Sabi ko, ba't hindi mo pasagutin? Oh, yan ha, malinaw yan ha. Coming from the dad. Kasama po natin ngayon ang hindi naman siya ang controversial, pero lately nagiging controversial siya dahil sa kanyang anak. Si Jeric Raval, the action star, the action man. Ayan, ako Jeric, salamat at pinagbigyan mo kami. Oh. Salamat din, Ochi, dahil naimbitahan mo ako dito. Dati pinanonood ko lang. Ngayon ako na nandito. Oo, di ba? Pero Jeric, gusto nila malaman bakit hindi nagbabago ang mukha mo. Anong sikreto? Wala naman sikreto. Siguro dahil ano lang, wala akong bisyo. Hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo. Pinipili ko yung kinakain ko. At number one, tingin ko puyat. Mahaba ako matulog eh. Lagi kong binubo yung siyam na oras. Hindi ka na nagpapabanat ng mukha? Ay, hindi. Alam mo, pag nagpabanat ka ng mukha, wala ka ng ganito sa noo. At hindi mo na magalaw. Tsaka pag gumingiti ka, wala na to. Ah, meron pa naman. Pero ikaw ba nung kabataan, chick boy ka talaga? Konti. Pero dumadaan lang yun. Oo nga, I know. Dumadaan lang. Eh kasi, pasensya ka na, alam mo, Jeric. Biglang ito lang namin nalaman na parang ka palang may family tree. Yeah. Oo nga. Eh, hindi nila alam kasi syempre kami, parang na-shock pa eh nung nalaman. Ha? Totoo ba? 18 ang anak ni Jeric Raval? Yeah. Ano lang yan, nireveal lang yan dun sa, nag-guess ako dun sa isang tunay na buhay? Oo. Bakit noon mo lang na-realize na dapat mo nang i-reveal? Kasi laging pag tinatanong, ilan ang anak mo? Lima lang. Mm-mm. Sila AJ, sila Tipa ni Mela, sila JK, sige. Ganun lang. Mm-mm. So iba, ayoko naman magdamdam sila pag tinatanong sila ng mga kakilala nila na, eh, ba't pag tinatanong yung tatay mo eh, lima lang kayo. So nasasabi nila sa akin. Sabi ko, tagal naman na yung panahon, malalaki na kayo, ba't naman hindi ko pa sabihin yung totoo? Una, tinatanong kasi. Noon naman, di naman kasi tinatanong. Ano kasi may ugali akong, di naman tinatanong, huwag mo na sabihin. O, yun, marami nagulat after 32 years. Mm-hmm. 32, 31 years. Doon ko lang sinabi na may asawa ako. Asawa ko, lumitaw lang sa screen noong after 32 years. Buti napigilan niya at nakikooperate siya sa'yo para sa karir mo. Ganun talaga si Holiday eh. Hindi siya showbiz. Sa spotlight. Oo, pero mo, tagal ko na nag-aartista. Ilang movie na ginawa ko. Ilang serye na ginawa ko. Minsan hindi yan sumama sa set. Hindi sumama sa taping. Minsan lang yan sumama sa awards night. Hindi pa sa table ng mga artista. Doon siya sa mga lugar ng mga fans. Ah, hindi talaga siya pumipicture. At saka nalaman lang dun sa eskwelahan nila na ako pala yung asawa niya nung umattend ako ng graduation. Graduation ni? Ni Holiday. Dalawa tinapos nun eh. RadTech at saka Banking and Finance. Ano pakiramdam na yung asawa mo hinahatid mo? Normally, iba yung pakiramdam yung ama, hinahatid yung anak sa graduation. Ito, asawa mo hinahatid mo. Siyempre, natutuwa ako dahil masipag kasi mag-aaral yun eh. Natutuwa ako na nakapagtapos siya. Ako kasi hindi ako nakapagtapos. So sabi ko, at least yung asawa ko man lang ay mapagtapos ko. Ah, ikaw nagpatapos sa kanya? Oo, kasi bata pa kami noon eh, nung mag-asawa kami. Oo, ilang taong ka noon? 18. Pareho kayo 18? Siya hindi, siya 18. I'm older than her. So nagbunga yung inyong pagmamahala ng ilang anak? Lima. Si Tiffany, si Kevin Erica, si JK, si AJ, at saka si Kulusko. Si AJ Raval. Yeah. Oh, so baka malito yung mga tao kasi nagbiglang naging anak ni Holiday si AJ, samantalang yung nagsasalita lately eh si Alisa, na nanay, biological mom. Yeah. Ang legal, kami ang talagang legal parents niya. Kasi si AJ ang legal parents, kayo ni Holiday. Oo, kasi ang nagpalaki kay AJ, si Holiday. Na pinahintulutan ni Alisa yeah. na sa inyo mapunta.
Pero close naman sa biology. They know each other. Kaya wala naman kami naging problema at that time. Talagang dumadating lang dun sa panahon na kuminsan, talagang hindi kayo. Kayo pa rin ni Holiday? Oo, hindi naman kami naghiwalay ni Holiday. Tinago lang siya ng matagal na panahon. Oh, so syempre malilito ang mga fans mo, Jerry. Oo, kasi nung araw, nagumpisa kasi yan paano natin bibuild upin yung isang Jerry Crowell? Siyempre, kailangan ang packaging maganda. Iaalok mo sa tao. Binata. Ganun nung araw di ba? Kasi ang paniwala nila nung araw, hindi sisikat kasi may anak na. Lalo na sa babae nung araw, ganyan. So, yun na. Tinago mo rin na ikaw ay ama na. Nakasanayan na. Wala si Holiday sa picture. Kinago lang sila. Nakakabilib naman si Holiday. Talagang lahat. Kaya naiintindihan niya. Napaka na noon, broad-minded. At saka very understanding. Ang dami kong mga atraso dyan eh. Nakabawi naman ako. When you say atraso, ano yun? Siyempre, nasaktan ko rin siya. Eh, biro mo. Eh, para magkanak ka ng marami. Para tanggapin niya yun. Napakadalang ng ganun eh. Sabi nga, napakamartir mo naman. Sabi sa kanya. Sabi niya, siguro kung ang pagiging martir eh, yung nagmahal ka lang ng sobra. Eh, siguro nga martir ako. Pero hindi siya nagselos ever? Nagselos din, yung bago-bago. Tapos nung tumagal ang panahon, parang katatawanan na lang sa kanya, sa amin. Pag nababalitang meron ka sino na naman yan? Girlfriend mo na naman yan? Ganun na lang siya ngayon. Ganun na lang ang trato niya doon. Pag may nalilink sa'yo, or pag umiira naman ang iyong kapuso ka, o pagiging marupok. Niloloko pa ako minsan, ba naman yung girlfriend mo? Hindi ka naman pumili-pili na maayos-ayos. Ganun na siya mag... So, ibig sabihin, kayo pa rin ni Holiday. So, in between, nakaka... Sideline. Nakaka-sideline pa rin si Jerry. Dati, o. Kaya nga nagtataka yung mga tao, paano naging 18 lahat ang anak ni Jerry? Diba yung siyempre nanay mo? May anak ako sa States, sa New York, isa. Mm-hmm. Sa Japan, isa. Kay Alisa, ilan ang anak? Bali lima. Kasi ang tunay na nanay ni AJ, si Alisa. Okay. So baka magtampo yung ibang anak mo. So saan pa yung iba? Kay Monica may anak ako. Kay Monica Herrera. Tatlo. May anak ako sa Makati. Isyan. Tapos mayroon akong anak na dalawa na sa South. Pwedeng banggitin eh. Komplikado. Okay. Masaya na sila. Okay. Pwede na buhay nila. Tama na yung bilang. 80 na yun. Yeah. Nabilang ko na. Okay. Tama. Laki na ng nota ni Jerry. Hindi naman. Grabe, 18. Pero, in fairness, wala kami nabalitaan na umangal na anak mo na napabayaan mo sila. Yun din ang isa sa mga pinagpapasalamat ko. Lalo na dun sa mga nanay. Kasi dumating din ako sa panahon na talagang wala akong trabaho. At yung panahon na wala akong trabaho, dun nila ako mas kailangan. Siyempre, wala naman akong trabaho. Kung ano lang mapagkasya. Sabi ko, pasensya na. Talagang ito lang kaya sa mga. Naintindihan naman nila. Paano na? Sabi ko, babawi ako. Babawi naman ako. Paano mo like yung mga pag-aaral nila? Lalo na, syempre, pride nung tatay na siya yung nagpapaaral. Yun ang pinakama, that's the saddest part. Kasi talagang yung, you have to work for it. Kung minsan, hindi mo na magiging priority sa sarili mo. Ito, bibili ko ng ganito ko sa sarili ko. Hindi mo na bibili nyo para sa'yo. Kasi may mga nag-aaral ka man. So, proud ka ba na sabihin na meron kang share o may bahagi ka sa kanilang mga pag-aaral ngayon? Oo naman kasi una, obligasyon ko yun. Napag-aaral ko naman sila. Though, hindi naman lahat ng anak pare-pareho eh. Correct. Meron talagang hindi mahilig mag-aaral eh. Paano mo hinahati yung katawan mo? Katulad kunwari, 18 yan. Paano hinahati ni Jerry kung katawan niya na kailangan ka ng isang anak mo tapos dito kailangan ka rin? Hindi naman kasi talaga sila masyadong magkakalayo. Halimbawa, nasa Metro Manila ako, andun ako. Pagka walang trabaho, hindi mo na ako Pampanga. Kung nandun ka lang sa Pampanga o yung malapit sa Pampanga, pumunta na. Parang gano'n. Yan. Minsan, nakikita-kita lang kami. Lalo na pag may get-together ka. Hanggang sa nagsilak na sila, may kanya-kanya na silang buhay eh. May kanya-kanya na silang pamilya. 10 na apo ko, tol. Oh my God. 10 na? 10 na. 11 yata. 11 eh, pag not mistaken. 11 o mag-11? 11 na. So, imagine mo, agaw mo maging lolo, no? Oo. Hindi mo naman pinagsisisihan yung pagkakaroon ng maraming anak. Hindi ko naman pinagsisisihan kasi actually masaya yung malaking pamilya. Malungkot lang kung minsan yung pag may hinihingi, hindi mo maibigay agad. So sabi ko nga, kung may babalik ko lang yung panahon, siguro hindi ako mag-aanak ng marami. Kaya although wala naman akong lumitaw na anak na kawawa, wala naman. Kaya lang siyempre, dami pa lang nila. Noong araw, hindi ko naiisip yan na ang dami nila. Hindi eh. Kasi lagi nila may nagtatanong sa akin na ang dami pa lang. At ano sa sinasagot mo sa kanila? Pag minsan, dinadaan ko na lang sa biro. Sabi ko nung araw kasi, tagal lumitaw ng lalaki, puro babae, which is true. Nung lumitaw na yung mga lalaki, tama na. More than 10 na yun. Sa more than 10. Tama na ako. Yun lang, dinadaan ko lang sa biro. Pag so among the 18, si AJ lang ang nag-artista? Nag-artista rin yung anak ko, si
Janina. Kaya lang recording ang gusto nun eh. Music siya. Oo, kaya mapapanood mo siya sa recording. Isa rin, gusto rin nun recording. Rapper yun, may nakakong rapper. Si? Ito, si JK, the artist rin ngayon ito. At saka si Sian. Si Sian? Nag-artista nun eh. Oo. Siyempre baka magtaka sila. Meron kasing na Raval, again, na nandito na naman sa spotlight. Nagpa-viral si Vanessa Raval, yeah, na ang claim ay ikaw yung tatay. Anak mo ba si Vanessa? Kasi hindi mo binanggit si Vanessa. tawag dito, let's not talk about her na lang kasi hindi ko alam anong... Wala kasi akong social media. Kaya lahat na nakikita niyo yung Jeric Raval na account, hindi ako yun. Ako kasi yung tipo ng bahay pag tao na pag nasa bahay ako, gawa yung bahay, saka pag nandun ako sa farm ko. So kung minsan binabanggit lang, hindi ko napapanood yung mga yan. Pero siyempre, Jeric, hindi ko alam kung ikaw ba nakatulong kay AJ o si AJ nakatulong para lalong umingay at para lalong makilala si Jeric. Somehow, natulungan mo si AJ dahil anak siya ni Jeric Raval. Alam mo, kahit tabit-bitin niya yung siguro yung pangalan ko na Raval, na kung wala naman sa kanya yung potential na maging artista o sumigat, hindi rin. Kasi marami rin artistang binitbit yung apelido ng magulang nila, hindi naman. Meron, hindi binitbit yung apelido, pero sumikat. Dami rin ganun, di ba? So, ano ipinayo mo kay AJ nung pumasok siya sa industry? Ano sinabi ko kagad, anak? Nagulat ako, nag-artista. Actually yan, pinag-artista. Nagulat ka, so hindi nagpaalam sa'yo? Hindi, pinag-artista ko yan dati sa Channel 5. Na-reject pa. So, napunta siya ngayon sa Viva. Kasi nag-guest kami sa Minute to Winit. Nakita siya doon. Jeric, anak mo ba yung kasama mo doon? Pwedeng bandalin dito. So, yun. Dinala na sila sa Viva. Doon siya napansin sa Minute to Winit. Tapos, hindi ko alam na, dahil nga wala ako social media, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa kanila. Umirma na pala ng kontrata. Tapos may pelikula na. Ganun kabilis. So hindi mo alam din yung role na ginagampan niya? Wala. Minsan, wala pa ako napanood sa pelikula niya. Ayaw mo? Hindi ko siya, ang totoo niya, hindi ko siya sinusuportahan sa mga ganung klaseng pelikula. Yung mga pa-sexy? Oo. Ako nga, action star ako. Pag pinanood mo yung mga pelikula ko, wala akong torrid kissing scene eh. Wala akong nakatalikod na nakalitaw ang wet packs. Wala ako noon. Wala rin akong eksena. Oh, Jeric, eto eksena mo ha. Ako nuwari, ang acting mo, nasa kasarapan ka. Wala akong ganun. So choice mong huwag panoorin yung mga pelikula. Kasi parang gusto mo sa pakingin na lang. Nalibadbaran lang ako. Tsaka hindi niya ako ini-invite pag may mga ano, parang press preview. Nao, awkward ka. Wala lang, nandun ko sa sinya, nakaganun mo ka. Tapos yun ang mga eksena. Nakaganun mo. Tapos ang tao nakatingin kay Jerry kung ano reaksyon. Oo nga. Sabang nga ka mamaya, interview ka. Talaga nang nanonood ka, ganun na eksena, gaganyan ka. Ang galing ng anak ko. Na-read ka? Ay, hindi naman. Kasi unang-una, nasa legal na edad na siya eh. Buhay niya yun. Sabi ko, anak, yun na ba talaga gusto mo? Hindi naman, Tayerek. Ano, isa lang. Masaya ka ba dyan? Masaya naman daw siya. Sige. Ano kasi ako eh, kung saan masaya yung anak ko. Sinusuportan. Yan ngayon yung mga makabagong ama. Mas after sila doon sa happiness nung kasi, anak. Pansinin mo, pag yung anak mo lagi mong kinukontra, hindi kayo magiging close. May problema na yan, ayaw pa magsalita sa'yo. Kasi alam yung babarahin mo siya. Diba? Ay, ikaw hindi ka ganun sa mga ay, anak. Hindi. Close sa akin lahat yan. Minsan, yung anak kong babae, pag may naliligaw sa kanya, Tay Eric, anong tingin mo doon? Ito yung pumupunta rito, laging amoy alak. Magandang lalaki lang, pero laging amoy alak, ayoko yan. Yung sumusunod naman. Pero ikaw ba, bilang tatay, nasasaktan ka sa mga nambabash kay AJ? Bilang magulang, ano naman mayalis yun na masaktan ako? Sabi ko nga, hindi ko na lang binabasa, hindi ko iniintindi, kaya wala. Kasi parang kasama na yan eh, nag-artista ka. Pag nag-artista ka, ready ka dyan. Hindi lahat ng tao natutuwa sa'yo. Ngayon, kung hindi ka ready dyan, hindi para sa'yo itong trabaho na to. Pero lahat naman, kasi di ba may mga times hindi nagpapaalam sa'yo, ginagawa na lang dahil ang katwiran mo nga, malaki na siya, nasa legal na edad na siya. Wala nang ganun. Wala nang ganun. Na okay lang sa'yo? Oo, ilang taon na siya, 21. Pero dati, nung 18 pa lang yun, 19. Dati, tanong pa akong tanong, sana kayo? Kahit yung mga anak kong lalaki. Pag umuwi ako ng bahay, bubuksan ko yung mga kwarto. Kung okay. Tinignan ko yung tatlong kwarto. Bibilang ka na, anak. Bakit wala si JP? Tatawagan ko yun. Saan ka? Nasa Quezon City ako, Tay Eric. Ba't ka nasa Quezon City? Dito lang sa San Fernando, ang daming mapupuntahan. Ang oras ka uwi? Mga
2 nandiyan na. Oh, pero nakakatulog ka na, no? Saka ka lang matutulog kapag dumating na. Hindi. Ganun pala yung pagtatay ka na. Sabi ko ba't ng mga batang maliit kayo, nakakatulog ako? Bakit nang nagsilaki na kayo? Hindi. Kasi tinitingnan mo. Oh, natitension ka kung baka may nangyari na sa labas. Yeah, oo. Kasi syempre, alam mo na, maraming lasing mga ganung oras. Mapapaaway. Pero katulad yan, yung anak mo, controversial, si AJ Raval, merong mga issue na pilit idinidikit sa kanya, katulad ng buntis na naman daw siya ngayon. Ah, sabi ko nga, isa lang naman ng ano yan, Bats. Bats kasi yan eh, Bats ang pangalan yan. Babatong. Sabi ko, Bats, ba't hindi mo pasagutin? Nagsawa na ako ng kasasagot dyan, Derek. Ano pa yan? 3 months ago, 4 months ago. Sabi ko, eh, nasaan ka ba ngayon? Nandito ako, nagsushooting siya kagabi. So, at that very moment, nung dumating sa akin yung balita na yan, tinawagan ko siya. So, I made a phone call. Sabi ko, Bats, saan ka? Ano itong issue na ito? Ay, nagsawa na akong kasasagot dyan, Tere. Nasaan ka ba? Nagsushooting ako. Nasa Angeles sila ngayon eh. Pinatapos niya yung movie niya sa Viva. So, hindi totoong buntis siya? Hindi. Eh, ba't siya nagsushooting kagabi? Diba? Although, I haven't seen her 2 weeks na siguro. 3 weeks. Isa lang kasi kami ng tirahan. Pag nandito kami sa Quezon City, magkasama kami. Sa Pampanga naman, kumuha siya ng townhouse na doon. Sa kabilang street lang naman. Malapit din sa'yo. Pwede mo lakarin. So at least galing na sa'yo na hindi totoo na buntis si AJ. Hindi naman. Saka kung buntis, o di mabuti, at least hindi pala siya bao. Saka ewan ko, ba't ginagawa nilang problema yung pag yung tao buntis? Pag buntis eh, di manganak. Uh-oh. Ang masama yung nabuntis ka, kabuha naman, hindi ka pa makapanganak. Problema yun. Pero yung ano, yung dating issue na meron ka ng apo sa kanya. Yun naman kasi, yung mga pamapamangkin niya, eh siyempre, isang lugar lang kami eh. Lagi niyang kasama. Yung pamangkin niya kay Ate Tit niya, kasama niya. Yung pamangkin niya kay Ace, kasama niya. So kung sino man yung kasama niya sa litrato, sasabihin, napagkakamala. Anak niya yan. Anak niya yan nung ganito, nung ganon. Nung gandalaga pa siya. Oh. Pero ang totoo, wala talaga siyang anak. Wala. Kung may anak yan, hindi yan pwedeng mag-eksena ng mga ganun. Eh, siyempre, hindi mo naman itatago yung kamot. Oo, diba? Eh, ako pa. Ako nakita ko, titignan ko lang yung babae, pag kanang anak na to, may kamot yan. Madami yan. So, hindi ka pwede ng mga ganung eksena. Tsaka ipapaalam din sa'yo kung yeah, daddy lolo ka na. Hindi, happy na naman ako. But the truth is, hindi siya nagkaanak ever. Yan ha, malinaw yan ha. Coming from the dad. And by the way, nagmano na ba sa'yo si Aljur? Si Aljur, the last time I saw him, I think that was 3 months ago. By accident lang, nagkita kami sa amin. Oh, Tay Eric. Ay, tawag sa akin, Tay Eric. Saan kayo galing iyo? Nag-shoot po kami doon. Ang bait naman si Aljur. May dealin ka ba sa akin? Oo naman, nagkausap na kami. Nagkausap naman na kami ng lalaki sa lalaki. Sabi ko, tatlong bagay lang hilingin ko sa'yo, anak. Kung talagang mahal mo yung anak ko, iayos mo muna yung buhay mo. Iayos mo muna yung sarili mo. Lahat nasa ayos. Lahat nasa legal. So whatever happens, eh, hindi naman lumitaw na disgrasyado yung anak ko. Babae yung anak ko to. May anak ka rin. Nga lang, lalaki yata. Na-evaluate ko naman siya, mabait naman. He's a good person. Praning ka ba sa ganun, Jeric? Pag may mga, katulad sa mga babae mong anak, medyo sinisino mo ang parang pagkakatiwalaan ba itong lalaki ito? Kasi, ako, tinitingnan ko lang yung lalaki, alam ko eh. Base yan sa ano, di ba? Sa experience mo. Tulad nga nung ano, merong dati kay AJ, may nanliligaw eh. Eto, ano to? Galing sa well-off na family. Okay sana. Ang hindi ko lang gusto, hindi pa siya nakita ng hindi lasing. Naging amoy alak, lahat, lagi. Then there was a time dumating sa bahay, kasando. Sabi ko, anak, dispatchayin mo yan, hindi kayo magkakasundo yan. Tatay Eric, mabait naman eh. By natural. Ako nagbait-baitan din ako. Kami mga lalaki, kailangan namin magbait-baitan. Kailangan na ngayon mo pala kami nakita. Hindi na maganda ugali namin. Lahat yan nagbabait-baitan. Eventually, makikita mo na yung tunay na ugali. Ayun, ang buhat na niniwasan na niya. Nangangarap pa ba, Jeric, na one time gusto mo magpagsama-sama itong mga anak? Wala kakasama-sama yung, naman. Yung parang reunion na. May litrato naman kami. Tsaka yung 18 talaga sila. Hindi ganun? Oo, hindi ko lang maipagsama-sama yung mga nasa ibang bansa. Kasi napakadalang umuwi. Pero may communication kayo, ikaw, sa lahat ng anak mo? Oo. Noong 2018, umuwi yung isa kong anak galing sa New York. Ito pa tumira sa symphony. So lagi ako nasa symphony. Sinasamahan ko. Tapos yung isa naman, darating nitong October, galing naman sa Japan. So, sasamahan din namin lang. Pero ikaw ba, isa rin ang pasasalamat mo dun sa mga nanay ng mga anak mo na walang, hindi iniskandalo si Jeric? Hindi, wala. Swerte ako dahil mababait yung mga yan at saka very understanding.
Actually, ang susi dyan, maging mabait ka lang din sa kanila. Pero kung ikaw hindi ka mabait, isusumpa ka na ngayon eh. Parang kami rin yan. Itong naging kasama namin to, naku, Diyos mio. Kung sumisyon yan sa buhay ko, hindi niya pupurihin. Pakikisama. Aawain. Ganun lang. Sa tuwing magkikita, nag-aaway, nagsusumbatan. Wala naman akong ganun. Tropa pa kami. Pero aware naman yung mga girls na meron kang pamilya. Oo. May mga nanay naman, uy, sagutin mo naman ano ng anak mo. Okay? Meron naman. Siyempre, kung hindi naman lahat, maayos ang kalagayan. Pag ganun, okay. Wala naman problema sa akin. And speaking of maayos, yung mga anak mo, maayos pa o meron may nalihis ng direksyon, nalihis ng landas? When you say nalihis ng landas, sa akin yung ano, yung pag hindi mo natapos ang pag-aaral mo, para sa akin, nalihis yung landas. Oo. Ganun. Oh. Meron naman, meron. Kasi sa akin gusto ko matapos mo yung pag-aaral. Iba yung titulado ka, kahit kanino, umarap ka, you can handle the conversation. Kasi titulado ka. Pero kung titulado ka, pero wala ka naman trabaho. Ah, ibang kaso naman yun. Kalabit-pengi ka lagi sa magulang mo. Meron ba si Jeric na feeling niya ba? Dapat kong ihingi ng sorry sa mga ano po? Sorry sa mga nanay ng mga anak. Wala. Kasi pareho namin ginusto yan. At hindi naman ako naging irresponsable. Hindi ko masasabi nga na good provider, 100%, pero hindi ako naging pabaya. So ngayon, ikaw ba natutuwa ka sa takbo ng karir mo? Oo naman, masaya ako ngayon dahil hindi naman ako nababakante. Oo. Meron akong Darna, meron akong Biba, tapos may umpisan akong movie niyan sa Obos. Although walang action film dahil napakadalang ng action film na yun eh. Siguro mas happy ako kung may action film. Doon kami nakalinya eh. Pero sa mga artista ngayon, Jeric, meron ka ba nakita na pwede itong sumunod sa'yo pa ko? Marami naman. Lalo na ngayon, maraming artistang bata na mabait naman, maayos na usa. Isang bata na nakatrabaho kong napakabait. Pinupuri ko lagi yung galing. Si Diego Loizaga. Nabait ako dun sa batang. Close kami nun eh. Kinukwento niya sa akin ang buhay niya. Napaiwan ko siya. So what can you say about Jane De Leon naman? Si Jane De Leon, she will go places. Bait. Maintain niya lang yung ganung ano. Dito naman, ano ka lang eh, mapagpakumbaba ka. At tatagal ka rito sa trabaho na to eh. At syempre, yung medar na po, kasama si, anong role mo nga doon, De Jeric? Father ako ni Joshua Garcia. Anong feeling nung anak ko si Joshua? Dalawang beses na kasi kami naging mag-ama niyan. Ah! Sa Dagudsan. Ay, oo. Trabaho ko yan sa Dagudsan. Kaya meron na kayo rapport. At saka naging anak ko rin siya sa James, Scott, and Vincent? Vince, so, yeah. So, tatlong beses na. Hindi kaya siya yung... So Jeric, ikaw ba, nag-iipon ka ba para sa sarili mo? Or talagang pag meron ka, teka sandali, isang anak ko, may problema pala sa pera. Ang pinaghahandaan ko lang yung pag-edad ko. Ano na eh. You're not getting any younger. Hindi na ako bata. Sa mga anak ko naman, wala pa namang lumapit sa akin para sa financial na problema. Wala pa naman. Dahil yung mga nanay naman medyo well-off. Yung isang nanay, minsan lumapit sa akin. That was 3 years, 4 years ago. Hindi naman siya napahiya. Tinunuan ko naman. Wala ka naman tinatanggihan? Basta kung ano lang yung kaya mo? Wala. Hindi pwede kasi doon ako mahina. Kapag may tinanggihan ka eh, daladala mo yun hanggang gabi. Meron ka naman palang magagawa, ba't di mo ginawa? Meron pa nga dati eh. Ano eh. Balikan mo kaya ako sa Webes. May ganun ako eh. Dati, balikan mo ako sa Webes. Pero ang totoo nun, meron ako. Kaya lang may paglalaanan. Paano pinagawa ng paraan? Nung umalis na, naawa ako dahil dapat pala binigay ko na. O hinabol ko pa. Puntaan pa namin. Sabi ko na lang, ay meron pala. Meron dumating ka. O, nung pandemic nga eh, halos lahat ng tao, walang trabaho yata. Ako naman, kahit papano nung pandemic, may dumarating na biyaya. So was there a time na nabokya ka? Yeah. Nawalan ako ng kuryente tubig. Nawalan ako ng driver. In naputulang ka? Oo. Yeah. I'm talking of 1996-97. Hindi ba yun ang peak ng karir mo? Hindi. Yun yung ano. Nawalan akong trabaho kasi demanda ako ng breach of contract. Naka-priest ako. Walang trabaho. Lahat ng pera ko papalabas. Like for how long? Almost 2 years. Oh, dahil walang tumatanggap sa iba. Oo. Tapos 2 years, imagine, paano mo masusustain yung ano, yung may driver ka, may katulong ka. Dalawa yaya mo. Hindi biro yun. So lahat yun, ano? O cost cutting tayo, ha? Tanggal akong driver, tanggal akong lalay. Ako na nagmamaneho. Kasi walang pumapasok pala. Wala, puro papalabas. Saka may court battle ako nun. Siyempre, gumagastos ka rin sa lawyer mo. Ito yung sa Octarts? Yeah. But you're okay now with Boss Orly? Oo. Okay na, bati na kami nun. Oo. Tiyatawanan nyo na lang yung mga ang nakaraan. Bata pa ako nun. Malaki ang utang na loob ko dun. Walang Jeric Rebel ngayon, kundi dahil sa Octarts. Correct, oo. Jeric, anong na-realize mo sa buhay sa pagkakaroon ng napakaraming anak? Kung ikaw eh, hindi ka naman well off at hindi ka galing sa pamilyang well off, anong gagawin mo? Kasi patatandain mo lang yung itsura mo.
Kung hindi mo alam dalhin, ikaw ay malulugmok lang sa dusa. Kaya wag, dapat ano ka lang lagi, pinakamarami na yung tatlo. Hindi mo magiging priority ang sarili. Iba na. Buti na lang kahit papano, mahal ako ng Diyos. Dahil maraming trabaho ang dumadating sa akin. Ano may papayo mo sa mga lalaki pagdating sa bago magkaroon ng pamilya? Una, sa mga kalalakihan, huwag kayong bubuo ng pamilya kung hindi kayo financially stable. Not unless, sabi ko nga, galing kayo sa pamilyang ano, pelo. Pero ikaw eh, tatrabaho ka lang, tapos sumusweldo ka lang ng tama lang. Kasi ano eh, madali naman magpamilya eh. Mm-hmm. Eh bukas na bukas, pwede kang bumuo ng pamilya mo kung nandiyan yung okay. Kaya lang, after that, paano, ano? Mm-hmm. Mahirap, kung hindi ka financially stable, huwag na huwag kang makakaisip na magpamilya. Kasi yung kahirapan, eh, pamamana mo lang sa anak mo. Masabihin mo, matanda na kasi ako eh, kailangan, ganito, totoo yun. Mas kawawa ka, nandamay ka pa.